sa ating programa Kagandang Balita. Sir Edwin Bendia po. Ayan, magandang umaga, si Ella De La Cruz po. Ayan, kasama ang Ella, no, nais natin nga ipaalam sa ating mga kabayan na ngayong araw na ito ang People's Day ng ating gobernador at na siya. Yung kasi yung way of yung araw alauna, so ina-expect po natin na andyan po, no, makakarating po mamaya dyan ang ating gobernador at eto nga po, yung People's Day, tuloy-tuloy pa rin po, no, sa Kapitolyo dahil andyan na po yung iba't ibang mga advisors ng ating gobernador, andyan po ang ibang mga, ang mga, lahat ng mga department heads, no, ay andyan po at tutulong at gagabay dun sa mga nais humingi po ng anumang assistance, no, sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan. At maya-maya, mga kaibigan, no, habang kinokontakt po natin ang ating guest ngayong araw na ito, sapagkat isang napakagandang, napakalaking balita, no, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan dito po sa buong lalawigan ng Cagayan for Transparency and Accountability kasamang Ella, nais nating ipabatid sa atin pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Cagayan na with regards dun sa quarry operations, ano nga bang nangyayari na, no, sa quarry operations po dito sa ating lalawigan po ng Cagayan. Alamin natin kung na-hit na ba yung target natin. Ayun. Kasamang AIDS sa with regards naman sa collection ng ating quarry. Mm-hmm. Ngayong taon. Ngayong taon. And January at saka February. Ayan. So marami pa tayong mga dapat alamin sa kanya, mga kaibigan. At narito na po sa kabilang line si Sir Edwin Jesus Buendia, ang atin pong chief ng Quarry Operations, Quarry Division ng Provincial Natural Resources and Environment Office. Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa DZGR Bombo Radio sa ating programang Kagandang Balita pa Barwente Cagayan. Rinig ng Bombo Radio at ang ating programang Kagandang Balita. Magandang tanghali na pala sa ating lahat. Yes, sir. At ito nga po, nabanggit nga natin kanina na isang napakagandang balita para sa buong sambayan ng Cagayan. Itong nais din po nating i-report po sa kanila, ano po, na nitong nakaraang buwan ng Enero ay sobra-sobra na po yung ating na-target na o yung na-hit nating collection sa ating mga sa quarry, no? Quarry resources po natin dito sa lalawigan ng Cagayan. Mga koleksyon nung nakaraang taon, bawat buwan, nalampasan po natin kasi umabot po tayo ng 4.8 million na koleksyon sa buwan ng January. Mm-hmm. Samantalang yung panahon yan ay inulang pa tayo ng inulang dito sa lalawigan ng Cagayan. Sabihin na lang natin, mga 15 days lang yung diretsyong operasyon ng quarry, pero mayroon pa rin palaki yung ating naging koleksyon baka makaita. Pero, akala ko okay na nung January. Akala ko pataas na yung January. Nagulat ako na nitong February, as of February 20. As of today, opo, yung ating collection, inalam ko dito sa ating, ano, sa ating record, ay umabot na po sa 5.3 million na yung ating collection. Neto po yun, sir? Neto o gross? Basta, bago na sa fecha, 23 pa lang tayo, meron pa tayo natitirang limang araw. Limang araw na tataan pa. No? Kaya, posible, araw tataas pa, posible yung tumagot pa. Hanggang 6 million na collection natin ngayon po ng February. So, breakthrough na ito kasamang AIDA kasi sa mga nakaraan, hindi tayo nakakaligtas. At ngayon pa namang 6 na buwan na naupura tayo sa provincial government na Cagayan, hindi pa natin nagagawa na makakaligtas ng ganitong kalaki. So, lalo pa kaya ngayong darating na pag-inate itong Marso, Abril, hanggang Mayo. Yes, sir. Kasama din po natin sa kabilang line si kasamang Ella. Yes, kasamang Ella. Yes, magandang umaga po, Sir Edwin. May katanungan lang po sana ako. Hello, sir. Go ahead.
Sir, ano po yung target na collection natin sa taong ito at sa tingin po ba ninyo ay masusustain po natin yung ganito kalaking collection po sa quarry? Ang target po natin na ipinangako natin kay Governor Manuel Gamba ay 50 million pesos na yung collection. Medyo magbigat na lang patamang ela kasi inuupo na, akala namin ay cross ito. Pero later on, nalaman namin na net pala yung 50 million pesos. No. Pero ganoon pa man, mahirap na abutin na kalamang ela. Pipilitin namin na abutin yung 50 million. Hindi man maabot sa total 50 net. Pero ang kaya kami ipangako, plus sa 50 million ay kaya namin kolektahin yan. Pero kung cross sana, eh ngayon pa lang, kahit i-multiply na natin yung 4.8 million sa 12, lalabas na yan 50 million pesos na yan nakasamang ela. Kahit hindi na natin isama yung summer na papanahon, tatumpuan na natag-init dito sa lalawigan ng Cagayan. Pero kayang-kaya natin, no? Yung tungkol sana yung 50 million. Pero dahil yan ang target ng PNRIO kay Governor, ipilitin po natin na ma-achieve yung target na yan na kasamang ela. Kasi yung 4.8 million, yung kinumpit ko yung crossing net yan, lalabas na 3.7 yung net ng fund ng January. So, plus ni kaya-kaya yung 5 million na collection na kasama nila. Yes, sir. At balik po tayo, sir. At yun, nabanggit mo nga na kakayanin, ano? Yung magiging, yung 50 million na quota. At ito nga po, sir, no? With your effort ng mga tao mo, kayo, at yung sa dinami-dami po nang na-deploy na po sa ating iba't ibang mga lugar dito po sa ating lalawigan, alam po natin, sir, na makakaya or masusurpass pa natin itong ating tinatarget ngayong taon. At gusto lang i-comment yung ating mga kasamahan sa feed, lalong-lalo na itong ating mga tanggay quarry o itong mga checkers natin. Dahil sa totoo lang, hanggang sa ngayon, kasamang AIDA, kasamang ELA, hindi po sumasahod itong ating mga checkers, pero masikasik pa rin sila na gampanan yung kanilang mga tungkulin kahit na to date yung kanilang pagsahod dahil sa hindi mag-iwas yung mga pangyayari dito sa provincial government na Cagayan, no? Hindi huminto yung ating operasyon dahil lamang sa hindi nila pagsahod pa. Tuloy-tuloy yung ating operasyon, tuloy-tuloy pa yung magandang monitoring sa ating mga quarry areas. At actually, ngayon gusto ko lang nalipalan din, no? Kasama ay lang. Ngayon, sige, sir. Tapos lang din, yung provincial mining and report meeting, at narinig ko sa aking background, uh-huh. So, yung mga members na sa aking background, so, yung mga members ng PMRP na nagtungbin yung para i-deliver yung mga quarry applications, yung mga gusto magkaroon ng permit dito sa lalawigan ng Cagayan. At fortunately, kanina, opo. Ay nakapag-renew tayo ng tatlong mga permits na naman dito sa bayan ng Peña Blanca. Narito uh-huh. ay yung Archie Paluca at si Mr. T. Ito yung mga CSAC permits natin sa bayan ng Peña Blanca. Uh-huh. Ito naman sa Batangaman, ang naging decision kanina, gagawin na lang itong isang communal area muna pansamantala itong barangay Katangtongan para maiwasan natin yung mga iba't ibang mga issues na naglalabasan, no? Lalo ngayon, medyo nagkakaproblema ang bawat applicant, no? bawat proponent, sila mismo ay may mga problema sa iba't isa. Uh-huh. Ang ginawa natin para maiwasan natin yung gusto ng bawat isa, yung provincial PMRP nag-desisyon na kokontrolin na lang ng provincial government ng Cagayan yung operasyon sa barangay Katagtaman, kaya sa Lunes,
ay ipapatawag ko lahat ng mga operators dyan, mga concerned sa barangay officials, mga concerned sa farmers dyan sa barangay Tagaman dito sa Kapitolyo, at pinalatag ko sa kanila yung guidelines, no? Guidelines na ipagtutupad doon sa pag-kupari dyan sa barangay Tagaman. So yun yung mga napag-usapan kanina dito sa PMRP kasamang AIDA. Natutuwa nga ako, no? Dahil lahat ng mga aplikan, kung dati papangayon ko, ngayon nga ay medyo nagkakasundo na sila, kaya nagkaroon na ng direksyon at yung ano, yung gusto natin pangyari dyan parang tayo natagaw na. Yes sir, napakagandang move po yan na inyong gagawin ng tanggapan niyo po, no po, regarding itong mga permits po natin at itong mga nag-acquire dyan sa barangay Katagaman. Sir, matanong ko lang kung communal, ano po bang ibig sabihin? Meaning, wala po ba yung designated na mga lugar sa bawat mag-acquire dyan, sir? Yung mga kumuha ng permit? Ganun po ba ibig sabihin nun? Ano muna yung area ko to, area mo yan, area ni Pedro Hinto, hindi na muna ganon. Ah, okay. Yung isang buong designated area, meron akong handa, kinukat na 20 hectares. Unti-unti, magiging progressive yung ano niya, magiging progressive yung operasyon ba. Itong portion na dito muna tayo, confined muna tayo sa portion na to. Susunod naman yung itong portion na to, kasi gusto natin mangyari niya sa barangay Katagaman, dahil ang PMRP kanina, nagkaisa, yung parang magiging presentation at rehabilitation na ng lugar. Kasi kung pupunta kayo dito sa barangay Griego, yung pagmalapit ka na doon sa ilog, wala ka nang ibang makikita doon kundi buhangin. Pure sand dyan, para kang nasa desierto. Kapag itong tag-init, yung talabaw nga, nagkatalo na doon sa ano, dyan sa mga kabuhak, dyan sa mga buhangin, kasi sa sobrang kinit sa salidaw. Ganun katapal ang buhangin dyan sa barangay Katagaman na gusto natin adisin para pag bumati ang ilog ay hindi magbaha yan sa naturang barangay. Maganda nga yun naging ano pa rin natin pag-uusap dito sa unang pagpupulong ng PMRP para sa taong 2017. Ito ay regular meeting ng PMRP para sa taong 2017. At napakitaan nga na ang gagawa ng guideline kapag sa-quarry dyan o kapag disilt ng naturang barangay ay ang provincial government ng Cagayan. So, gagawin namin, pagtutulungan namin ito, ni Forester Mario po ito, ang yung ating wabahit na partner sa Pirendria, pagtutulungan namin dalawa na buhigit yung terms and conditions na dapat sundin ng mga papasok ng mga operators dyan sa barangay Katagaman. So sir, nakikita po natin na yung lugar na yon, no, malaki pala yung aside from dun sa financial na balik nito sa provincial government of Cagayan sa ating kaban, no, malaki din po pala ang tulong nito para sa desiltation, ano, dahil nabanggit ni sir na yung malaking portion na yon, once na matanggal lahat yon, ay malaki din po ang epekto sa kontrabaha. Tama po ba sir? Ay, natin tinitingnan dito yung economic niya, yung tulong niya sa ekonomiya na hindi lang ng provincial ng Cagayan, hindi sa ano, sa barangay, kundi yung pangmatagalang ano, solusyon ng pagbaha sa naturang lugar. Alam mo, katama kayo tayo, konting kulang lang umakap na yung tubig yun sa ilog. Tama kaya, po. Kaya yung buhangin na galing sa ilog, umabot na doon sa mga cornfields natin, no? At malapit na rin sa mga kabahayan. Kaya yung mga unti-unti natin patanggalin para mapakinabangan ulit in the future yung gaganda na yung ano, gaganda lalaki pa yung patalawas na yung ilog. Tapo. Magtutuloy-tuloy yung flow ng ilog. Babalik pa sa dati. Babalik pa sa dating ano, anyo, picture ng lupa. Na, in the future, pwede tangan na rin ng mga farmers natin ulit. Yung mga lupang sa ngayon ay hindi mapakinabangan dahil sa kapal ng buhangin po sa natating lupa. Sir, meron lang akong matanong kasi nga meron tayong mga naririnig na
yun ba yung source ng pinakamagandang buhangin, sir? Kumbaga sa pag-finish mo ng house, sa katagaman daw po matatagpuan? Tama po ba yun, sir? Kaya kasi yan, yung sa katagaman, Cagayero, bago pumunta ang buhangin dyan, nagsasalubong ang Cagayan River at Pinakanawan River. Opo. Yung mga buhangin, o mga aggregates, yung mga filtration na galing sa Cagayan River at Pinakanawan River, nagsasalubong dito na yun at iniipit-ipit niya. Kaya paglabas niya sa barangay Katagaman, napakalinis na. Okay. Malinis na, malinis na, fine sand pa. Uh-oh. Fine sand, yung ano, yung na makukuha niya sa lugar. So, parang yung hinugasan yung buhangin talaga pag nagpunta ka ng, ano, pag kumuha ka ng sample dyan sa barangay Katagaman. Kaya yung DPWH, nire-recommenda niya for construction, no? Kahit sa mga projects ng national government, yung barangay Katagaman. In fact, yung ano, yung DPWH ay naka-apply din ng kanilang previous permit dahil merong river control project system sa nasilang lugar at dyan din sila kukuha ng kanilang mga materials sa mga iba. Okay. Sir, kumbaga sa presyo po ba, wala po bang pagkakaiba kung private naman po ang kukuha? Doon sa presyo ng ganong klase ng buhangin, sir? Pareho lang po sa mga iba, no? Taga-gobyerno man, o taga-private individual o private company yung kukuha dyan. Sabi ko lang po yung dapat nang bayaran sa provincial government. Okay. Yes, kasamang Ella. Sir, hinggil naman po ulit sa ating collection sa quarry. Gusto ko lamang pong malaman dahil marami pong nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano daw po yung naitutulong ng quarry collection sa ating probinsya, kung saan daw po ito napupunta at kung saan po ginagamit, sir. Malaki po ang naitutulong nito sa ating probinsya kasi malibang po yung sa ira ng provincial government ng Cagayan, magkakaroon ng